Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello! What's up mga ka-otons? Ayan po, mayroon lang akong kunting ipa-share sa inyo mga ka-otons, no? Ito po ay isang party ng negative camber. Ayan po. Kung ano ang parts na naipiktuhan, kung ano ang parts ng may problema. Ayan po, titignan natin mga ka-otons, bakit sa nagkaroon ng negative camber, no? Ayan po, titignan natin yung gulong. Ayan po yung gulong niya, no? Pumasok po dun sa looban, no? Tignan po natin, hindi mo, hindi maayos yung tindig niya. Medyo pumasok po yung ano niya, pangitaas. Ayan po. At sa ngayon, tignan natin dito banda sa kaliwa. Ito po ang kaliwa. Yan po, maganda po yung tindig niya, no? Magandang tindig ng gulong ng sa kaliwa. Ayan po. Kaya, yun po yung titignan natin ngayon. At kung ano ang parts na may problema. Ayan, tignan natin ulit yung sa kanan. Ayan po, nakahiga talaga yun sa kanan, no? Nagkakaroon siya ng negative camber. Ayan po. Talagang yung problema to mga ka-otons, once na tumatakbo kayo, kumakabig po ito, no, patungo sa kaliwa. Yan po yung problema nito pag once na magkaroon kayo ng camber. Ayan po. Tingnan natin banda dito sa likuran. Ayan po. Talagang pasok na pasok siya. Talagang malaking problema po to pag once na yun po ay tumatakbo. Ayan po. Kasi pasok na pasok yung gulong niya. Nagkakaroon siya ng negative camber. Ayan po. Yan po yung isishare ko sa inyo mga ka-otons, no? Yan po mga ka-otons, no? Nabaklas ko na po yung gulong. Ayan po. At ang napansin ko nito dito mga ka-otons, yan po ay isa pong shock absorber, nagkaroon po siya ng bingkong. Ayan po, anong po, nabingkong siya, oh. Ayan po, bumuko siya dito banda, oh. Ayan. Kaya, nagkakaroon po siya ng negative camber. Kasi dahil dito sa shock na nagkaroon ng bingkong. Ayan po. At ang cause naman ito mga ka-otons, kung bakit nagkaroon siya ng bingkong ng shock absorber, ayan po. Kasi, dumaan po ito siya sa malaking hams o malalim na lubak. Ayan po, malalim na lubak at saka malaking hams na malakas ang takbo. Ayan po. Yung tumatakbo siya ng mabilis, tapos ngayon ay hindi napansin ngayon ay mayroon palang malaking hams. Ngayon, paglampas ng sasakyan ngayon ay biglang umangat yung sasakyan. Siyempre, iaangat yung sasakyan. Pagbagsak niyan, ayan po, ay magkakaroon siya ng epekto niyan. Yung iba naman, mga ka-otons, kung hindi man, hindi man mabingkong yung shock absorber, yung iba ay magkakaroon ng internal leak. Yun po yung wala ng lakas yung shock absorber. At saka magkakaroon ng yung sasakyan nyo, habang magpipirino kayo, nagpapampi. At saka tumutunog once na dumadaan kayo sa mga lubak. Ayun po. Yan po yung isang cause. At ito namang sitwasyon ngayon ng itong shock absorber kaya nagkaroon ng negative camber kasi yun po ay nabingkong po yung shock absorber. Kasi yung shock absorber talaga yun po yung nag-handle ng bigat ng sasakyan once na tumatakbo sa daan at saka yung nag-absorb ng nag-absorb ng yung nagpapampi ng sasakyan. Limbawa ay dumadaan kayo sa mga maliliit na lubak, siya po yung nag-absorb niyan para hindi kayo matagtag doon sa loob ng sasakyan. Yan po. Yan po yung trabaho niya. Siya po yung nagmi-minimize po niyan. Yan po yung trabaho ng shock absorber. Pero pag once na aangat yung sasakyan, pagbagsak niyan, siya talaga ang unang matamaan. Walang ibang pass na matamaan yan kung hindi siya. Kasi siya lang po yung parang pantukod. Siya po yung pantukod galing sa body ng sasakyan patungo sa chassis ng patungo sa knuckle. Siya po yung nag-handle.
Ayan po. Kaya siya pa talaga ang malaking trabaho diyan sa pang under chassis. Yan po yung siya ang talagang kung ano pa eh, siya po ang leader once na pagdating sa mga lubak. Ayan po. Kaya ang ginawa ko dito ay yun po. Ay kailangan natin tanggalin tong ano no, pang yun sa itaas yung cover kasi nasilalim po yung tatlong nut diyan sa ano shock absorber at saka tinanggal ko na po yung wiper blade diyan kasi kailangan tanggalin nga yung plastic. Ayan po, tanggalin natin yung plastic para yun po ay para makita nyo kung saan banda yung may tatlong stud at saka tatlong nut. Ayan po yung tatlong nut ng ano no, shock absorber sa taas. Ayan po yung tatlo na yan. Ayan po. Ayan. Ayan po yung ano yan. Yung tatlo na yan. Ayan po. At saka tatanggalin na natin yung ano, stabilizer link yung nut nut nya. Kasi 15mm at saka itong 21mm na ano shock absorber bracket nya na bolt. Ayan po. Ayan po yung nakamounting sa ano sa knuckle no. Ayan po. Okay, at saka itong flexible hose. Ayan, tanggalin po natin yung flexible hose. Ayan siya. Kasi para maganda yung pag ano natin dyan. Pag hindi siya ano, masisira yung flexible hose dyan. Pag once tayo ay mag-backlash na, no? Ayan po. At saka yung ano naman... Ayan po mga ka-autons, ay natanggal na po yung ano no. Shock absorber no. Ayan po yung shock ng mga ka-autons, yun po ay bingkong no. Ayan po, mayroon siyang dito po ang nagkaroon siya ng bint no. Dito banda sa may puno sa may winildingan. Ayan po. At ngayon ay pakita ko sa mga ka-autons yung ano, yung pong bago no. Ito po yung bago. Ayan po. Ayan. Ayan po, ito po yung bago. Ayan. Tignan natin yung bago mga ka-autons. Talagang street no. Ayan po, talagang tuwid na tuwid siya. Ayan po. Pero yung isa, ayan po, bingkong. Kaya nagkaroon po siya ng ano. Nagkaroon po siya ng positive camber. Ayan. Yun po yung dahilan na mayroon siyang ano, kabig at saka pag lumiliko siya ay tumutunog po yung gulong. Ayan po. At saka kumakabig po to siya. Ha? Kumakabig patungo sa kaliwa. Kasi yung gulong niya ay nakaganon. Sa atin pa kumakabig siyang pakaliwa. Ayan po. Kasi kanan po ang pumipublima eh. Kaya ngayon mga ka-autons, yun po ay ang pagkakabit nito no. Nandito po yung ano niya no. Yung may marking no. Ito po siya mga ka-autons, kailangan na sa outside sa atin pa yung outside niya nandito banda sa dito tapos kailangan na sa outside to ayan po kaya nito ayan sa luma pero yung shock absorber niya mga ka-autons no kasama na po assembly na po kasama na ang shock kasama na ang coil spring kasama na po yung mounting ayan po ang in-order to mga ka-autons ay shock lang. Pero ang dumating mga ka-autons ay assembly. Yan po, assembly yung dumating. Ang dumating na shock na ano, assembly siya. Talagang with coil spring na talaga. Ayan po. Kaya ngayon mga ka-autons ay ikabit ko muna para yun po ay para matesting na natin kung mayroon pang pagbabago. Okay. We'll be right back.
Ayan po, no? Natapos ko na po nalagay yung cover dito at saka yung wiper. Ayan po, yung gulong mga kautons, yun po ay street na po, no? Yun po, maganda na po yung lapat ng gulong niya. Ayan po, hindi kaya kanina na mayroon siyang negative camber. Ayan po. Kasi kanina kasi talaga nga bingkong yung shock absorber, no? Kaya yung nagkaroon siya ng negative camber. Ayan po. Maganda na siya mga kautons, yan po. Talagang maganda na yung maganda na po yung tindig ng sasakyan. Street na po yung ano niya, yung tayo ng gulong. At saka hindi natin kailangan 'to mga kautons na ano ipa-align pa, no? Kasi yung po yung ano, yung lagayan po ng shock absorber, yun po ay yung sa knuckle niya at saka yung bracket ng ano, bracket ng shock absorber ay ano po yun siya, ay parang fixed na siya. Talagang ano na siya, yung talagang mayroon na, di na siya kailangan na i-align pa natin, no? Kaya pag maglagay tayo ng ganun, ay hindi na tayong kailangan ng alignment. Ayan po, tignan natin, no? Yan po, maganda na po yung tindig niya. Kaya na talaga, pasok na pasok yan. Nagkaroon siya ng negative camber. Ayan po, tignan natin dito sa kaliwa. Ito po yung sa kaliwa. Ayan, oh. Ayan, no? Magkapareho na sila ng tindig dito sa banda sa kanan, no? Sa kanan, ano na siya, maganda ng tindig niya. Okay na siya. Kaya, ayan po. Talagang ayos na mga kautons. Talagang okay na siya. Din na siya kagaya kanina na talagang ang laki ng ano niya, ang laki ng negative camber niya, talagang pasok na pasok. At saka pag tumatakbo 'yon, ayun po ay talagang ano 'yon. Kumakabig patungo dun sa kaliwa kasi pa yung gulungan niya ay patungo dun sa kaliwa. Ayun po. Ayan po sa mga kautons at magpaalam na ko sa inyo, hanggang dito na lang. Mayroon na naman ako napakita sa inyo na konting tips ng isang negative camber, kung ano ang mga parts na may problema. At ayun po, nakita natin yung shock absorber, yun po yung main na cause niya na nagkaroon siya ng negative camber, no? At yun po, nashare ko na naman sa inyo ng konting kaalaman ko at kung ano ang mga cause nito, kung bakit mayroon siyang negative camber o baka sakaliin magkaroon ng positive camber. Ayan po. At hanggang dito na lang mga kautons. Magpaalam ako sa inyo. Thank you for watching mga kautons.